Pinayagan na ng LTFRB na makabiyahe pa rin sa ilang piling ruta mga non-consolidated jeepneys o yung mga hindi pa bahagi ng kooperatiba o korporasyon hanggang January 31. May report si Kenneth Paciente, Rise and Shine. Kenneth. Nangutang na ang jeepney driver at operator na si Ding. Baka bayad lamang at makasali sa kooperatiba. Sa December 31 na kasi ang deadline para mag-consolidate o sumapi sa mga kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Si Mutang, 5-6. Sabihin natin 5-6. Oh, totoo yun. Nag-announce ang ating gobyerno, LTFRB, DOTR, na mawawala na kami ng prangkisa. Siyempre, kami naman, mga kasamahan ko rin, takot. Yun ang una, yun ang dahilan. Takot na baka hindi na makabiyahe. Tatlong araw bago ang deadline sa consolidation, sabi ng Department of Transportation, 70% na ng mga jeepney sa bansa ang nakapag-consolidate. Pero 50% pa lamang ng mga jeep sa Metro Manila ang nakasunod sa programa. Kabilang si Charlie at pinapasadang jeepney sa bigupang makalahok sa kooperatiba. Hindi lahat may kakayanan. Hindi ganun kabilis hanapin yung pera sa kalsada eh. Talagang mahirap eh. Sa memorandum circular na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinayagan ng pagbiyahe ng mga operator na wala pang transport service entity hanggang January 31, 2024. Hindi po sila hihinto yung mga hindi nang consolidate by January 1. Bibigyan pa po sila ng proseso and it could take maybe 30 days or a month yung proseso, and then finally po magkakaroon ng decision regarding their franchise. But definitely po, allowed po yan at magtutulungan po lahat for us to have that smooth transition. Samantala, pagkakalooban ng special permit ang mga nakapag-consolidate upang makabiyahe sa maliliit na ruta na kaunti lamang ang nakapag-consolidate, habang aagapay ang mga lokal na pamahalaan upang magbigay ng libreng sakay. Kakayanin po natin ang pagtulong dun sa mga ruta na wala pong consolidation because there are bigger routes, bigger groups that can help. We will not say the word takeover po, no? Kasi proseso po yan. Natutulungan po yung mga ruta na yon. Like nasabi ko nga earlier po, meron po tayong mga buses. May mga UB Express, meron po tayong other modes, kunyari po yung mga tricycle or yung mga PNVS. Kahit sa Linggo o holiday, bukas ang tanggapan ng Office of Transport Cooperatives upang tumanggap ng mga operator at jeepney driver na lalahok sa modernization. Na nagdideserve po ng isang reliable, safe, and convenient po na travel. So yun po ang ating commitment. Commitment po natin yon na ibigay sa kanila. Sana po magtulungan na po tayo. Kenneth Paciente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.